Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng binatilyong nasawi matapos makuryente sa poste ng kuryente sa Batangas. Kaninong responsibilidad ba ang mga nakalaylay na kawat? Yan po ang ating inaalam at inaksyonan sa sumbungan ng bayan. Ang pangarap na maging pulis ng 15 anyos si CJ naglaho sa isang iglap matapos siyang masawi dahil sa pagkakuryente nitong 12 ng Setyembre. Matapos maglaro ng basketball kasama ang barkada, nadulas si Jay at napahawak umano sa poste ng Batangas Electric Cooperative o Batelec 2. Wala po siyang damit noon, tas pawisan din po. Yung mga kaibigan niya po, sinubukan po siya higitin pero tumalsik po. Napakalakas daw po talaga ng kuryente na dumadaloy kay Jay. Sa ospital, binawian ang buhay si Jay. Batay sa death certificate, atake sa puso bunsod ng pagkakakuryente ang sani ng pagkamatay ni Jay. Hindi ko po akalain na mawala yung kapatid ko nung ganyan na ang bata pa po ng kapatid ko. Sa isang iglap lang po, ganun-ganun na lang mawala. Sabi ng pamilya ng biktima, may nagreklamo na noong Hunyo tungkol sa mga nakalaylay na kable roon. Napalitan po namin yung kanyang request na ma-check yung defective na service drop and naayos naman po namin yon. Pero may naiwan unong mga nakalaylay na kawad sa poste kung saan nakuryente si Jay. Sabi ng Batelec 2, responsibilidad na ito ng lokal na pamahalaan. Ang linya po kasi na nakakabit doon sa mga poste ay linya po ng street lights. Pagdating po doon, so kinakailangan sila po yung nagme-maintain noon. Sila po yung regularly nagche-check. Pag may nakuryente, ang nasisisi kung sino ba yung nagpo-provide, which is hindi naman po. Sabi po yun ang barangay po sa amin. Ang nagkabit po noon ay yung LGU po. Yung naging cause po yata ng kuryente, yung pagkakapulupot po ng street light na natalog na ang balat. Kaya nag-grounded na yung poste. Wala po bang nakapansin na dapat alisin yun? Kasi nababalatan eh. Sa part po namin, wala akong nakapansin. Kasi nung mag-report sa amin, na may grounded pala yun, nung mangyari na po ang aksidente. Wala naman pong nagre-report sa amin o naka-record dito sa aming barangay na ito'y grounded. Dagdag pa ng barangay, ang Batelec 2 rin ang nag-alis ng nabalatan na kawad matapos ang disgrasya ayon sa isang abogado. Isa sa mga condition kaya binibigyan ng prangkisa ang mga electric cooperative dahil hindi lang upang mag-distribute. Kailangan titignan nila na safe yung kanilang power distribution. Ang proximate cause dito is foreseeable na yung harm na waiting to happen pero you didn't do anything about it. Lalo na kung commodity mo or yung kuryenteng dinidistribute mo yung involved doon sa posting na yun. Tugon ng Batelec 2, may hangganan ang kanilang responsibilidad. Pananagutan na umano ng barangay ang anumang mangyayari sa naturang poste bilang may-ari nito. Gusto po namin na mabigyan po ng hustisya yung pagkakamatay po ng kapatid ko kasi po buhay po ito eh. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.